True-blooded Aldab Nation fanatics, babaeng magiging parte ng buhay showbiz ni Alden Richards, bakit nga ba nag-sorry kay Main Mendoza? But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago natin simulan ng ating bakbakan patungkol po sa ating po mga updates patungkol sa dalawa, ay nais ko po munang ipaabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga True-blooded Aldab Nations at sa lahat ng mga nagmamahal kay Alden Richards at kay Main Mendoza sa mga sumusuporta po sa ating channel. So dahil dyan, narito ang inyong mga komento mula sa ating latest update. Unahin na natin ang komento mula kay Ma'am Ruby Roca. Sabi niya, ay nako, sabi niya. Sabi nga ni Joey, kailan ang kasal? Ang sagot ni Alden, hindi naaabot ng December, kaya nagpakasal sila ng October. Kung ayaw nilang maniwala na mag-asawa si Alden at Main, diwaw, manood kasi kayo ng mga old show sa itnang Itbulaga. Especially as One for All and All for One na hindi scripted mga sinasabi ni Alden at ni Main. Ito naman po isa sa mga panawagan ni Miss Ruby Roca. Totoo naman po yan kasi may mga interviews po kasi si Alden Richards at Main Mendoza na naitago ng mga ADN. At dun po nagpapatunay na talagang hindi scripted lahat ng mga sinasabi nila dun. At talagang libre pa nila na nailalabas yung kanilang gustong sabihin sa publiko, 'di ba? Hindi katulad ngayon na medyo discreet at talagang itinatago, 'di ba? Sa isang bagay na talagang ikasasama ng loob ng maraming mga ADN. Thank you, Ma'am Ruby. And Irene Tagsulingan said, I think Alden, please not to talk to anybody what is private in your life. It's none of their business. Show business is different from private. Those who are going to ruin both your happy life together with your children. What's wrong about having kids? They are not supposed to include those innocent kids. That is beyond the bell harassment already. It's better just ignore them. God is good always. Karma is on the way to those bad people. Ayan. Thank you, Ma'am Irene. Pagsulingan sa inyo pong komento. Sabi ni Ma'am Irene, mas mabuti pa na talagang ipribado na or ibigay na ni Alden Richards sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya yung mga pribadong buhay niya, 'di ba? Kasi sabi niya nga mas magiging happy yung kanyang buhay pag nagiging mas pribado yung mga bagay na dapat hindi niya na inilalabas sa publiko. Kasi sa buhay ng isang artista, once na naglabas yan ng kanilang pribadong buhay, eh pinagpipiestahan po yan sa social media at hindi po natatapos na may magalit sa'yo, may mambash sa'yo, may huhusga sa'yo. Kaya better yet, you need to keep your mouth shut and keep your private life intact. Yun po yung pinakamagandang gawin para po talagang mapangalagaan po nila yung kanilang pribadong buhay. So, salamat po. Sabi ni Ma'am si Ellen Amoro, good morning, Miss Artista Life Updates. Hindi magsasalita si RJ, lalo na sa isang katulad ni Christopher Min na alam niyang bashers ni Meng. True, si RJ na nga ang nagsabi na private life is a happy life. Kaya quiet lang sa mga humahamon sa kanya na magsalita na. May isa nga daw nagtanong kay RJ kung ano ang masasabi sa interview kay Meng. Ngiti lang ang sagot ni RJ, thanks and God bless. Ayan, ito po yung isa sa mga panawagan ni Ma'am si Ellen Amoraw, ano? Na hindi po tayo pwedeng basta-basta maniwala na si RJ ay magbibitaw ng kanyang pribadong buhay dito kay CF, di ba? Tulad ng kanyang pinapakalat sa vlog niya. So kung gagawin ni Alden Richard yun, ibig sabihin, hindi niya pinapamuhay yung sinabi niyang private life is a happy life. Sa kanya na mismo nang galing yung prinsipyo na yun na mas magandang ipribado niya na yun lahat ng bagay patungkol sa buhay niya kesa naman ilabas niya yun pero marami pa rin ang manghuhusga sa kanya. So better yet, you need to keep your mouth shut, keep your silent, and keep your private life silent. Ayan, so huwag mo masyadong ilatag ang lahat ng mga baraha po ninyo. Ito po yung isa sa mga gustong sabihin ni Ma'am si Ellen Amoraw. No, kung ayaw po nilang
publicize kung ano man yung mga itinatago nila, edi that's okay, 'di ba? Kung yun ang magpapatahimik sa buhay nila. Thank you, Ma'am Ellen. And sabi naman ni Miss Amelia Bugarin, me too. I believe Tumaine and Alden as a couple until now have two cutie kids. Excited to see the Paul Curson family. God bless them. Ayan. Marami naman po talaga ang nag-aabang, 'di ba? Na talagang nakita natin yung two beautiful kids and Paul Curson family, 'di ba, na masaya at talagang happy together, 'di ba? Kahit maraming mga problema dumarating sa kanilang dalawa, but still nananatili pa rin tayong positibo that one day eh makukuha nila yung happily ever after nila. And of course, for the last, sabi ni Ma'am Shibiki Paradina, kung tumawag sa kanya, dapat ni-record niya at pinarinig niya sa programa niya, sinungaling yan si CF. Ayun. So naman, tama naman si Ma'am Biki, 'di ba? Kung totoo talaga, hindi dapat ano, gumawa siya ng paraan para maipakita niya sa public na talagang tumawag at nag-chat sa kanya or nag-text sa kanya si Christy Permin. Thank you po sa inyong mga komento at sa salamat sa oras po ninyo sa pagbibigay ng inyong saloobin sa ating pong mga updates dito sa channel natin. Ano. So mag-comment lang kayo sa comment section at pag-uusapan natin yan. And for today's video, pag-usapan natin to kasi matapos nga na ipakilala natin dun sa ating channel kung sino po yung isa sa pinakabago na talent po ng Sparkle, 'di ba, na kung saan ang pangalan niya po is si Shanti, na half Pilipina, half Argentina. Ayan, na nagsimula po siya sa kanyang industriya or career industry sa entertainment as an actress sa 2018 at nagtrabaho siya, nakatrabaho niya si Donnie Pangilinan and Charlie Dizon. So napanood na rin po siya sa mga local teleseries like Spirits Reawakening, Hiwaga ng Kambat and Starla as reported by Cosmo PH. So ibig sabihin, after spending some time in the Philippine industry, Shanti moved to South Korea to train under MLB Entertainment and was put in the girl group Lapilus, making their debut last June 2022. So dahil po talagang nakilala ng husto itong si Miss Shanti as part of South Korean K-pop girls Lapilus, ay nung pumunta po siya sa Pinas para sa meet and greet, inofferan po siya ng GMA 7 ng kontrata para po maging parte ng GMA Sparkle. At hindi lang yon, dahil po dito ay nagpaplano po or nagplano ang GMA Sparkle na ipatrabaho or ipartner si Shanti kay Mr. Alden Richards bilang one of the love interest nito, dahil hindi po sila nagtagumpay kay Miss Bea Alonzo. Dahil kung susuriin po natin, hindi po nakakitaan ng chemistry si Alden at si Bea, dahil na rin siguro sa laki ng agwat ng age nila. Not the same time, talagang pag sinabing Bea kasi John Lloyd agad eh. So kung makikita po ninyo sa bawat social media platform ay pinapakita na naman at unti-unti na naman na pinapasikat at pinapaingay yung mga movie na kumita together ni Bea at ni John Lloyd. So dahil doon, hindi sila nagtagumpay doon, isa na naman pong babae ang ipapartner nila from South Korea na si Shanti, dahil si Shanti po kilala po yan sa ibang bansa eh. So dahil dito, ang pinagtataka natin sa isang press conference, nag-apology itong si Miss sa Shanti kay Miss Main. At nagtataka tayo bakit niya ginawa yun, ba? Diba? Kasi nga po, if you're going to check on it and kung talagang iimbestigan, lalaliman po natin yung ating investigation sa mga pangyayari na ito. Matapos po maglabas ng interview si Main, parang isa ito sa mga strategic plan nila na para magalit ng husto ang publiko kay Main, nilabas nila yung interview, yung old interview na yon, which is planted na, kumbaga is naplano na po nila beforehand bago pa po maging parte ni Shanti ng GMA Sparkle. Shoot na po yun, kaya nga po mahaba pa yung buhok ni Miss Main doon eh. At nagsorry po itong si Shanti kay Main dahil parang siya po yung naging pulutan sa social media, dahil ang plano po ng kani-kanilang management na burahin na sa isipan at sa publiko ang pangalang Main Mendoza at Alden Richards as a couple. At gusto nila na mag-explore ng panibagong tao sa buhay ni Alden, which is magiging love interest niya ito si Shanti, dahil gusto nila maging mas makilala pa si Alden sa ibang
lugar, which is ang tinutukoy nila ay sa South Korea nga. So, ilan ewan na lang natin kung paano magwo-work ang lahat ng ito, ano. So, kayo po, ano pong masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. God bless everyone.